Good morning mga kapalaboy. Andito tayo ngayon sa Atsal ng powered by East West Company Seeds. So ito yung tinatawag nilang Sultan F1. So ito halos limang lata to lahat hanggang doon sa kabila. Andito tayo ngayon sa ilalim ng palaya kasi para ma-shade siya. Hindi siya masyadong maapektuhan ng mag-effect yung sunlight, no. Para maganda yung tubo niya. So preparation to. So nagsispray sila ngayon ng ng mga para sa insecticide. Meron na kaming natanim na atsal na Sultan F1. Titingnan natin doon sa kabila. Papakita namin sa inyo kung ano yung effect niya after mga 2 months na siya. Ito bago pa lang to transplant eh, halos isang linggo pa lang. So hali kayo, punta tayo dito. Medyo na pre. Ayun na. Ito na yung mga kapalaboy. Ayun yung ating mga tropa. Ayun sila ang naglilinis dito. So makita nyo dito, ito yung Sultan F1. Kita nyo yung bunga nya. So nakikita ninyo itong trellis. No, kawayan lang sya na maliit. Para pang suporta dito sa twine natin. Single twine. Para hindi sya matumba. Kasi yung bunga nito malaki, tingnan nyo sa ilalim. Sobrang dami oh. Yan. Yan. Madami yan, no? So mabigat siya pag lumaki na. Kasi ito hindi pa harvest. Siguro mga 3 weeks pwede na itong harvest. So ito, first stage talaga, astrobag. Yan. Tapos sunod natin itong twine na, single twine. So ang distansya din itong trellis na to sa dalawa. Parang 10, ganun din, parang ano lang din, mga isa, dalawa, tatlo, pat, lima, anim, pito. 7 feet, no? Or 2 meters ang distansya ng bawat trellis na ito. So naglagay kami ng ito, yung plastic mulch, yung silver. Yan, para hindi mag-produce nung talaga, yung mga tinatawag nating mga damo. Yan sila mga tropa, naglilinis sila para mapanatili yung yung ganda nung sa gitna, no, para hindi masyadong marami yung nutrients na mapupunta sa dapat sa dito sa atsal na puno. Pag marami kasing dahon, pag maraming mga ito, mga damo, yung nutrients ng damo sayang pa na dapat mapunta sa atsal. So meron dito, ito na, nagsistart na yung iba, oh. May mga sira-sira na din, oh. Ayan. Hindi natin, anong patawag dito? Parang anthracnose na. Pero hindi naman, hindi masyadong ngayon, eh. May mga sakit-sakit talaga yung atsal natin, pero din tayo. May ina-apply na chemicals para dun sa mga may sakit, no? Sa bawat sakit, iba-iba yung chemicals na ina-apply. Ayan. Usually itong atsal ini-import to sa Manila. So kaya pag bulk orders ang ginano dito. Nag-harvest. Ayan. So ganito kataba yung atsal natin, maganda. So tinatanggalan din sa gilid, no, para malinis, tingnan. Ayan. Tapos tingnan nyo yung lupa, sobrang ganda. Umulan kahapon, medyo mataba talaga pag ganyan. So ito, tingnan nyo to. May isang sakit dito na ito. Ayan. Ayan. Na siya, nalalata na lang siya, no. Parang masisira siya. O tingnan nyo.
Pero may mga chemicals na nilalagay dyan pag ano, mag-a-apply sila. Usually, masakit talaga nitong mga pepper natin, bell pepper, anthracnose. Yan ang mahirap. So, paano mo nalaman na pwede na siyang i-harvest ito? Ito yung mga bunga niya. Ito. Pag medyo magpula na siya, medyo na may mga pula na sa gilid, ayun, pwede na siyang i-harvest. Yan ang tinatawag na prepare na. Okay, mga totoong mahinday, mga palaboy, sana nakita nyo sila. Sila ang dahilan kung bakit maganda yung ating mga tanim. So salute sa mga tropa natin dyan, ng mga ka-farmers. Sila ang dahilan kung bakit maganda itong area natin. Magagaling, mababait, gugwapo, at higit sa lahat, hampas lupa. So tingnan nyo, ito sila. Sila talaga ang dahilan kung bakit maganda. Lalo na yung sa kabila, yun o, yung sumasayo, makanta-kanta. Yan ang nagpapasaya dito sa mga gulay. Siya ang kinakausap niyo yung mga gulay. Siya ang dahilan kung bakit. Yan. Pinakamasipag na farmer dito sa Atsal. Ito na. Yan. Yan si Jay. Kaway-kaway. Ano si Jay dito siya, amigo? Tawa na kayo ang agi ni Jay, oh. Siya daw may-ari ng asinda. Lahat ng Atsal at sa Kampala na nakikita nyo kay Jay daw yun siya. Yan si Gio, yan. Puging-pugi, oh. Tanggal lahat ng damo niyan. Kumakain na siya ng damo. Yan, sipag ni Gio. Thumbs up tayo, mag-comment tayo kung ano pa yung pwede nating i-upload. Ano pa yung gusto niyo matutunan. Tapos, don't forget to click the notification bell. Traveling Boots and Pinoy Palaboy. Okay? Stay safe kayo palagi and God bless ang inyong lahat. Salamat.